tayong lahat. Si Jesus ay nabuhay na sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ng dakila sa gilbos niyang bayan, nagpupuri mga hirang sayang nagdiriwang. Anak tayo lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ang tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami pagindapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan, ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nang patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene. Na pagdating sa Antioquia, nangaral naman sa mga Grego nang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem. Kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon, at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, sila'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao, at doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos
ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko, yaong mga bansang sa iyo'y sasama. Aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pilistiya, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao'y do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang dinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking hawan. Ako'y kaninang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa templo ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlangin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit,
at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating pinagninilayan si Jesus Nazareno bilang mabuting pastol. At lagi niyang sinasabi, ang mga tupa ko, naririnig nila, nakikilala nila ang aking tinig, kaya't sumusunod sila. Hindi ho siguro pa kayo, karamihan sa atin ay nakatagpo na ng pastol, lalo na tayong mga laking syudad. Ang pastol po ay namumuno sa kanyang tinig. Boses lang niya, sapat na para mapasunod ang mga tupa. Ngunit ang tanong, narinig ba natin ang boses ng mabuting pastol? Kaya nga, katulad sa Ebanghelyo, yung mga Hudyo, pinaligiran nila si Jesus at sinabi nila, sabihan mo na lang kami ng tahasan at diretsahan. Ikaw nga ba talaga si Kristo? Ikaw ba talaga ang sugo ng Diyos? Siguro mga kapatid, aminin man natin o hindi, katulad din tayo ng mga Hudyo na napapatanong sa ating mahal na pong Nazareno, lalo na't kung meron tayong gagawing mahalaga o nasa isang sitwasyon na kailangang mamili, sabihin nyo na lang po ng diretsuhan. Sana sabihin nyo lang, oo o hindi. Sasagutin ko ba itong nangliligaw sa akin? Tatanggapin ko ba talaga itong trabahong ito? Mag-a-abroad ba talaga ako? Hindi ho ba't ang iba sa atin, sana kung magsasalita lang po kayo, mas magiging madali ang buhay nating lahat. Wala nang patumpik-tumpik pa. Wala nang palikuliko pa. Diretsahan na lang. Pero narinig natin sa Ebanghelyo, anong sagot ni Jesus? Matagal ko na namang sinasabi sa inyo. Matagal ko nang ipinapakita sa inyo. Pero hindi pa rin kayo naniniwala. Hindi pa rin kayo nakikinig. Kaya pala walang sino man sa atin na maaring manumbat sa Panginoon at sabihin, hindi nyo naman kami sinasagot. Hindi naman nyo kayo naggagabay at nagpaparamdam. Sapagkat katulad ng sagot niya sa mga Hudyo, ang sasabihin lang niya sa atin, matagal ko na kayong kinakausap. Matagal ko na kayong hinahatak. Matagal ko na kayong tinuturo. Pero hindi kayo nakikinig. Bakit daw hindi makapakinig? Ang isang dahilan, matigas ang puso. Matigas ang puso. Kaya karamihan sa mga Hudyo, pinapatay siya. Tinanggihan siya. Sapagkat matigas ang kanilang puso. At ano raw ang numero unong nagpapatigas ng puso? Pag daw sa dugo, ngayon maraming nagkakasakit, maraming na-ospital, maraming na-high blood dahil sa init. Pero kaya raw nagkakaganyan minsan, matagal nang matigas ang daanan ng dugo, namumuuna. At alam natin na isa sa nagpapatigas ng mga daluyan ng ating dugo ay yung kolesterol. Kaya pagkain ka ng kain ng taba, chicharon ka ng chicharon araw-araw, tumitigas ang daluyan at ang puso mo. Yung puso raw natin ng kalooban, ano naman nagpapatigas? Kasalanan. Kasalanan ang nagpapatigas ng ating puso. Kaya't kung minsan tayo'y nalilito, ano ba talagang gusto mong gawin sa akin, Panginoon? Ano ba talagang gusto mong ipagawa sa akin, Panginoon?
Kahit na araw-araw tayong magsimba, kahit na araw-araw tayong magdasal, kung hindi rin natin tatalikuran ang kasalanan na nagpapatigas ng ating puso, patuloy tayong malilito. Patuloy tayong hindi makapakikinig sa salita ng mabuting pastol. Sabi ko nga po kamakailan, nagsalita na ang mabuting pastol. Kung inaantay nyo pa, ngayon pa lang ko sinasabi ko sa inyo, huwag na kayo magantay. Matagal na ho siyang nagsalita. Sa banal na kasulatan, kaya nga sana nakikinig tayo tuwing misa sa mga pagbasa. Kaya nga sinisikap ng ating mga lectors at commentators maging malinaw ang kanilang pagbabasa. Kasi pag naririnig natin ang kwento ni Jesus, ang kwento ng simbahan, ang kwento ng bayan ng Diyos, doon natin mas makakatulong maunawaan ang tinig ng mabuting pastol. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa, kahit na dumaan sa matinding pagsubok ang unang simbahan, nung pinapatay si Esteban, kumalat ang simbahan. Akala siguro ng iba, malas. Pinapatay sila, kumakalat sila. Pero sa bandang huli, yun pala'y biyaya. Dahil kung hindi sila kumalat, di hindi kumalat ang pananampalataya. Kung hindi sila inusig, nagsama-sama lang sila. Pero nakita niyo po noon, hindi nang hina ang mga alagad dahil narinig pa rin nila ang tinig ng mabuting pastol. Kahit dumadaan sila sa pagsubok, kahit inuusig sila, kahit pinapapatay na sila, sapagkat ang kanilang puso ay nakikinig, nililinis ng awa ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa. Siguro, bago tayo magdasal na sana marinig ko, mahal na pong Nazareno ang sagot nyo, baka ang una pa lang dapat dasal natin, mahal na pong Nazareno, palambutin nyo po ang puso ko. Mahal na pong Nazareno, tulungan niyo po akong magsisi, magkumpisal, magbalik loob, magbagong buhay, itakwil ang kasalanan para marinig ko at masunod ang iyong tinig. Sapagkat ang matigas na puso, mahihirapan talagang mapakinggan ng mabuting pastol. Pero ang pusong pinalambot ng kabutihan ang siyang makapakikinig sa tinig ni Jesus Nazareno, ang ating mabuting pastol. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglayang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga. Ang ating tugon, banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan, salunti ang pastulan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan, manalangin tayo.
Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa, naway akayin ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa parang ikaw ang higit na nakababatid. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Kunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, alay ng bayang nagdiriwang. Tunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan. At ang katapatan niya'y pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namiyasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos sa ngapo na ninawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarap na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristong mabuting pastol, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami nakikinig, hindi kami sumusunod. Nananatiling matigas ang aming puso dahil sa kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang mabuting pastol na laging tumatawag sa atin. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. Na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay ng kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinuos ang sanlibutan. Awitan natin nang haleluya, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. Na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak, awitan natin ng haleluya, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating
nadama. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 na umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan nito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang isa sa mga unang tumutugon, lalo na sa mga nasusunugan, ay ang ating simbahan ng Quiapo, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Mahirap marinig ang tinig ng mabuting pastol kapag matigas ang ating puso dahil sa kasalanan. Magsisi tayo, magbalik loob upang luminaw ang tinig ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin na paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at kabutihan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isad ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iyong alhari ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inarangal panamin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inuwalhati panamin.